Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas. Ayan, kagigising ko lang. Puyat pero masarap na puyat. Yan. Okay, so ngayon ang ating i-analyze ay ang naging bakbakan ng ating pambato, no? Super Grandmaster Wesley So against World Champion Magnus Carlsen. Talagang kung may makakalaban ka na pinakamatindi sa buong mundo, si Magnus na yon. So umabot sila sa Armageddon mga kamatsyas. Ang white, si Wesley, mayroong 10 minutes. Ang black, 7 minutes. Pero kapag nagtabla, panalo si Magnus. Kaya ang sitwasyon ngayon, must win talaga si Wesley. So umabot sila sa Armageddon dahil ang long game nila ay nagtabla. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ha, ito yung info. Sa mga nakapanood naman ng live kagabi, maraming salamat mga kamatsyas. Simulan na kagad natin. Ang ginawa dito ni Wesley, nag-e4, nag-e5, knight f3, knight c6, bishop c4. Ganda ng Giocopiano niya ngayon, no? Lagi niyang naipapanalo Giocopiano, ha? Nag-knight f6, nag-d3, bishop c5, bishop g5. Ito interesting line, mga kamatsyas. Kasi sa normal kasi, sa libro, ang madalas gawin dito, c3. Ayan, pumapangalawa, castling. Pumapangatlo, knight c3. Ayan, pang-apat, bishop b3. Ang layo ng ano, ha? Bishop g5, ha? Ayun, pang-lima. Grabe, pang-lima. Ibig sabihin, talagang pang-diinan ito, pang-pilitan talaga, no? Nag-h6, bishop h4, syempre, atras para maintain ang pin. Nag-d6 lang, extra support, makahinga ang bishop. Nag-c3, ayun, saka palang ibinalik sa typical pattern na pwedeng tumiming ng d4 o kaya b4. At dito, nag-e6. Ayan, yung iba kasi, yung kay Raja, kung matatandaan nyo, naka-a5 pattern, di ba? Yung naipanalo niya kay Raja, para walang b4. Si Magnus, a6 lang. Para may simpleng tataguan ang bishop sa a7 pag b4. So dito, nag-a4. Ayan, para hindi naman maka-B5. Nag-Bishop A7, tago na kagad. Knight BD2, develop. Queen E7, nag-castle. Nag-G5. Ayan, oh, inatake ang Bishop. Oh. Bishop G3. At dito, bookline pa eh. No? Nag-Knight H7. Talagang pang-diinan din ang tira ni World Champ. Oh. So, pag Knight H7 kasi, magpo-ponstorm yan eh. Talagang gigipitin yung Bishop. Nag-B4. Naramdaman kagad ni Wesley na, uy, grabe po, porma siya ng pawn storming. Kailangan, mga likot na ako sa kabila. Kumounter ka agad. Nag-knight F8. Ayun, no, maniobra. No? Ilalagay ba dito? Nag-B5, inatake ang knight. At dito, nag-knight A5. At ito po ang inilabas na bagong gisa sa posisyon na ito, mga kamatsyas. Kasi, sa nung nakaraang 2019, ang ginawa ni Alexander Grishuk ng Russia, knight D8 ang ginawa. Ayan, so lumalabas, ito ang bagong gisa. Nag-knight A5, inatake ang bishop, nag-bishop D5. Ito genius mga kamatsyas. Kumbaga pinurovoke muna si Magnus na mag-C6 para atakihin. So, bumishop A2. Bakit pinurovoke? Para kapag naka-C6 kasi, medyo lutang na yung D6. Pag D4, medyo ramdam talaga ang impact kasi lutang na yung depensa ng D6 eh. Tapos, eh, pambasag pa. Kumbaga, naka-timing, pambasag sa queenside. So, dito nag-knight G6, nag-rook B1. So, baka maging tanong nyo, mga kamatsyas, coach, ba't hindi pinagka-capture yan? Oh, lamang ng isang pawn ng black dyan, ah, pero double pawn. Ito po gagawin, no? May bishop takes F7, capture, then may rook takes A5. Ba? Paano kung gumanun? Kuha ang tore. Teka muna, ha? Rook takes F2. Malalim to, ha? Rook takes A5. Ah, may knight takes E5. Ayun, discovered attack. Paano kung iwas lang? Di matapos ang tanong, eh, no? Pag nag-queen E6, ah, may queen H5. Bukang king pala mangyayari mga kamatsyas. Pagka gumano, may knight f7 check. So, pagka naging e7 naman, knight f7 pa rin. Paano pag mag rook g8? May knight takes h6. Ah, okay. Sa madaling sabi mga kamatsyas, eh, okay ang white, no? Tayong-tayo yung evaluation bar, oh. So, fatal pala, no? Kaya dito, ginawa, hindi na pinansin yung b5. Nag-knight g6 si Magnus. Nag-rook b1 naman si Wesley. Yan, nakaamba lang ng counter. Kumapture, capture, capture. Ah, pinagka-capture na, no? Rook takes B5. May tempo pa. Bumalik. Nag-Bishop D5. Ayan. Pero itong Bishop D5, parang hindi, ano, bumaba evaluation bar, eh. Mas mainam daw po ang tira. King H1 na lang. Naku, sino ba naman makakita ng King H1 na yan, ano? Pang long game, eh. Kumunat lang. O iwas lang sa pressure, no? Kaso nakakatakot dito yung H5. Pag ganyan, sabay dito raw. Ay. Delika din yan. Delika, James. So, ginawa dito, nag-Bishop D5 si Wesley. Nag-H5 na, ayan na, oh.
At this point, mga kamatsyas, maganda oh, negative 38 pabor kay Magnus eh. Mag-H4 na, kukulungin na yung bishop. Nag-H3 para syempre may pasingaw. Nag-G4. Grabe, umatake oh. Capture, knight H2, tiis muna. Nag-knight F4. Tingnan nyo naman katapang ng atake ni Magnus oh. At dito nag-D4, ayan na, bumalagbag na si Wesley. Hindi siya pwedeng magpatumpik-tumpik ng parang ano lang eh, mild lang ang tira eh. So bumasag na. So hindi pwedeng capturein, bitin ang knight. Ang ginawa, nag-knight H5 para tagpasin ang bishop. Nag-knight B3. Ayan, para hanap ng counter-counter sa queen side. Nag-knight D8. Ayun, itong knight D8 medyo alanganin daw. Umangat uli ang evaluation bar. Oh. Ibig sabihin, lumamang ng bahagya ang puti. Slightly better. Dito raw ang mainam, tagpasin na. Capture. Tapos queen G5. Ay, oo, yan pala. Oh. May queen E3 check. Kakapturin yung pawn, no? At merong queen H5. Atake sa knight. Nako, dami na palang problema. Komplikasyon. Paano kung mag-rook E1 lang? Magku-queen G7 daw. Ah, may silent move pa rin pala, no? Kasi kung magku-queen H5, wala, knight F1 lang eh. Okay lang ang puti dyan eh. Nakita na natin to kagabi, di ba? So, queen G7. May silent move lang din pala. So, baka mahirap din makita ni Magnus yung queen G7. Baka lang. Balik tayo, no? So, nag-knight D8. Na passive, oh, umatras. Rook A5, ayun. Para yung bishop sa A7, di makaporma, nakapin. Threatening queen A1 para makuha yung A7 bishop. At dito, kumapture na, capture. Nag-queen G5, ayun no, may check, nag-rook E1. Ito magandang tinira kagabi mga kamatsyas, rook E1. Para safe yung E3 square, at kung dumoble man sa H-file, may knight F1, check may angat. So baliwala ang atake sa H-file. So nag-knight C6, pinireserba muna ni Magnus ang atake niya sa H-file. So knight C6 muna, bumalik din no, halatang ano talaga, alanganin yung knight eh. Kinapture-capture na, at dito nag-queen A1, ayan, para pang diinan talaga. Nag-rook B8, ayun, kumounter na lang si Magnus. Sinilip na lang niya ang knight ni Wesley. So, kinapture-capture, at dito nag-queen A7. Genius! Yun, tagos ang atake doon sa F7. At dito nag-rook B7 na lang, napilitan na lang bumalik. Bakit? Baka naiisip nyo mga kamatsyas, coach, paano kung mag-bishop E6? Ayan, no, nakadepensa. Pagka gumanyan kasi, ang gagawin, rook A8 check. Na kapag umangat, king E7, kakapturin lang eh. Wala namang aalisan ang bishop na madi-discovered attack na may malakas na atake. Wala naman eh. So, lalabas eh. Simpleng nakapingas lang ng tore. Ang next niyan, queen A8, queen D8, mga kalikalikot. Okay, balik tayo. So, ginawa rook B7 na lang. Rook takes B7, bishop takes, nag-queen A7. Talagang kalikot to the max. Nag-bishop C8 at dito nag-queen C7. Atake sa bishop, atake sa pawn, ayan. Nag-castle. Pinabayaan na ito, napakagandang desisyon, no? Wala na eh, alanganin eh. Nag-knight F1, ayun, pahinog muna, no? Knight F1, ah, para wala kasing queen dito. Kumbaga, pahinog muna sa mga pawns anytime. Pipitas naman si Wesley dyan. So, nag-knight F1 para walang queen dito, pasok ng mga kalikalikot. Kumapture-capture, queen F6, depensa, with counter, at dito nag-rook D1. Kagabi nga sa live eh, kaninang madaling araw pala, E5 eh. Yan ang iniisip ko. Sabi ko, E5 na, E5. Pero rook D1 pala mas mainam. Oh. Para simpleng depensa lang. Nag-C5, ayan. Binungi na ni Magnus. Total, makukuha na rin naman ng C6. Pambungi na lang. So, capture. Kahit pa paano, wala ng buong sentro puti. Diba? Nag-Bishop E6, ayan. Solid. Nag-Knight E3. Siyempre, buhayin ang passive piece. Nag-Rook C8, sumabay na. At dito nag-Queen D6. Queen G5, Queen F4, ayan, hamon ng queen to queen na baka sakali kung tatanggapin, eh, yung double pawn ay maisa sa ayos. Wala ng double pawn, di ba? Nag-queen C5, ito ang alanganin mga kamatsyas sa tira. Matindi itong queen C5, no? Naging opportunity ni Wesley talaga na malaki. Bakit? Naka E5 siya, good move eh. So dito, ang mainam daw na tira, F6 na lang. Napakahirap naman din kasi makita. Kumbaga, ang sagwa eh, parang tipong pag kinapture-capture, double pawn eh. Tapos yung pawn, parang buong-buong extra pawn talaga, ramdam talaga, no? Pero yung pala, equal. Computer eye view talaga, oh, grabe. Oh. Queen G5 pala, F6 pala tira. Pero, ito ginawa eh, queen C5, nag-E5, ayun. So, wala na tuloy access doon sa G5. Eh, handa na mga likot naman dyan sa kingside na weak. Weak ang kingside ni Magnus eh. So, nag-rook A8, queen G5 check, nag-king H7. Ako, lalong lumaki mga kamatsyas. Lalong lumaki ang kalamangan. Dapat daw dito, king F8 lang. Ayan, king F8, oh, hindi ganun kalakihan. Oh.
Tapos ang gagawin daw dito, King H2 para makaiwas sa pin at magalaw na yung knight. So hindi ganun kalakihan ng lamang. Ibig sabihin, ang King H7 ay... Patunugin muna natin mga kamatsas. Para mampagana. Okay. So dito, pag King H7, ang ginawa, King H2. Ayun, para umiwas at makagalaw na yung knight. Nag-rook G8. Ayun, isa pang alanganin. Pero time check tayo. 13 seconds na lang dito si Magnus. 59 seconds si Wesley. So nag-Queen H4 check. Nag-King G7. At dito mga kamatsas, binitawan na ang pinakamagandang tira sa laban na ito. Pakigess nyo po sa mga di pa nakapanood, no? Sa mga nakapanood, review lang, recall. Ano kaya ang binitawan dito? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo. Pwede nyo i-post para makapag-analyze kayo. Start. Maraming salamat mga kamatsas sa inyong pagkabahagi, no? Pagbahagi. Ito po tiro. Knight F5 check. Excellent. Excellent move mga kamatsas. Grabe ang sacrifice na yan. Pag bumaba, in-ignore yan, may rook D8 matchas. Obligadong tanggapin yan. Queen F6 check, King H7, yun may timing. Oh. With check, takbo ulit, Queen F6 check, at dito, naparesign si Magnus. Bakit po naparesign? Kasi, kung bababa dito sa F8, may rook D8 matchas. Kapag pumunta dito sa H7, ito medyo tatagal pa ng bahagya, Queen takes F7 check. Pag humarang, may Queen H5 check, King G8, Rook D8, eh harang na lang, Queen Queen, eh kakapture na lang. Talo na rin kasi queenless na rin eh. Sabay Queen H6, pero kahit ano na yan. Huwag lang sobrang blunder, panalo na yan. So, balik tayo. Kapag naman, ang ginawa, nag King H8, may Rook D7, papatong lang. Ayun o, oh, wala na eh. O, Queen C2, only move. Para walang check, walang matchas. Pwedeng mag Queen F6 lang. Pag Rook D7 harang, capture lang. So, matchas na rin. So, very big congratulations kay Wesley, matagumpay niyang napagtagumpayan ang Armageddon. Grabe siya, ano? Tindi. Pressure eh. Must win situation siya eh. Pag tabla, eh, di wala na. Talo siya, lalabas sa round 2. So, dahil nanalo siya, nakatanggap siya ngayon ng 1.5. At kay Magnus naman, 1 point pa rin naman kasi umabot na sila sa Armageddon eh. At ito po ang update standing mga kamatsas. Ayan, nangunguna si Anand. Grabe, Thunders. Tawag dyan Thunders eh. Pag mga veterano, kumbaga matanda, tawag sa atin dyan dito, Thunders. Malupit ah, Thunders ah. Oh, grabecious oh. Nanalo pala siya kahapon. Alamin natin ang laro niya ha, mamaya mga kamatsas. Alamin natin kung paano siya nanalo. Siya leading, 6 points na. Kasi pag nanalo dito sa long game, intimano, 3 points eh. So 6 points, kay Wesley, 4.5. Dahil 3 points plus 1.5, 4.5. Pumapangalawa siya, Giri, 3 points, yan ang kalaban ni Wesley sa round number 3. Abangan nyo mga kamatsas ha. Abangan nyo mamaya. Abangan nyo rin yung thumbnail. Iwapos natin mamaya. Carlsen, world champion, 2.5. Tied sila ni Mamedyarov. Wang Hao, ayan, 2 points. Tied sila ni Tari. MVL, 1.5. Tied sila ni Raja at Topalov. Ayun, ang isa pa sa mga Thunders. Si Topa with 1 point. Okay, so abangan nyo mga kamatsas sa mga susunod pa nating live streaming, sorry. Di na nga pala live ito. Recorded nga pala ito. Abangan nyo pa ang mga susunod nating upload video mga kamatsas ha. At muli po naglalambing, pa-like and subscribe ang ating YouTube channel. Pa-like ang video na ito at huwag nyo pong kalimutan ang notification bell, paki-hit nyo. Ganun din sa mga hindi pa followers ng ating Facebook page, kamatsas, follow na kayo. And paki-follow nyo na rin yung aking English channel, no, na I am Rod Twinks. Sana makahabol din yon, pangdaigdigan naman English mga kamatsas. Suportahan nyo rin po. So maraming salamat mga kamatsas, kita kits.